Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw na ito, ha? Exclusive. Pag-uusapan natin ng matindi ho. Yung sagot ni Bongbong Marcos patungkol sa abortion at yung sagot ni Yorme patungkol sa abortion. Tingnan ho natin, ha? Himay-himayin natin, talagang suriin natin kung sino ba talaga dito ang merong pagmamahal sa buhay ng tao. Unahin natin no, kay Bongbong Marcos po. Eto, sandali, di ko makita. Ayan, yan. Roho ito eh. Ito. Eto na. Let's go to abortion. Mm. Pero rape-related abortion. Mm. Sabi ng pinsan, ito yung Philippine Safe Abortion Advocacy Network at in Gender Rights Incorporated. Isang Filipina woman at girl raped every 75 minutes. About 1 in every 8 Filipino women who resorts to abortion is a rape survivor. Mm-hmm. 70 women induce abortion every hour. Complications from unsafe abortion is one of the 5 leading causes of maternal death and a leading cause of hospitalization in the Philippines. Mm-hmm. 2012 alone, 610... Nadala na kagad si, ano, si Bongbong Marcos. Kasi alalim eh, alalim sinasabi ni Boy Abundan. Oh, di ba, dami-daming nare-rape. Eto na, oh. Kawawa yung mga nare-rape. Oh, which is totoo naman, kawawa nga naman sila. Oh, pero ayan o, oh, dalang-dala na siya. Oh, ayan na, oh. Tingnan natin yung sagot, ha. 10,000 Filipino women induced abortion. Oh. Over 100,000 women were hospitalized. Oh. And 1,000 women died due to unsafe abortion complications. Okay. Since there is no access... Parang sinasabi dito, may mga na-rape dahil unsafe yung ginawang abortion nung mga na-rape o whatsoever ang dahilan kung bakit ba nila i-abort. Dahil sa hindi legal ang abortion, eh nagkakaroon ng complication yung mga nagpapa-abort. Okay? Kasi nga hindi legal sa ospital o hindi legal sa ating bansa. Anong iyong masasabi? Parang ganun, oh. To safe abortion in the country, okay. At least... 3 women die every day from unsafe abortion. Oh, parang dinidiin niya. Dahil illegal ang abortion sa atin, nagkakaroon ng unsafe abortion. At dahil doon, may mga namamatay. Malaking percentage na namamatay. Oh. Madadala na, di ba? Kung ikaw yun, oo nga naman. Kung medyo mahina-hina ka, oo nga. Kasi unsafe. Doon tayo sa safe. Pag sinabi mo ng safe, legal. Oh, di ba? Kung ikaw, medyo mahina-hina. Oh, di ba? Oh. Complications. Ito po ang aking katanungan. Oh. Bilang presidente, okay. At kung ikay papalarin maging presidente ng Pilipinas, do you think, Senator Bongbong, is it time to enact a law on abortion that would allow pregnant rape victims the choice of legal and safe abortion? Ulitin natin, ha? Rape ang dahilan kung bakit ipapa-abort. Kasi hindi gusto ng babae. Tama, mali. Kaya nga rape eh. O, eto. Ano sagot ni Bongbong? Papayagan mo ba yan? Gagawin nating legal yan? Yes, I think for very severe cases. Yes! Alinaw, yes! In severe cases. Okay, linawin natin. In severe cases. Ibig sabihin, yes! Papayagan yan sa mga severe na kaso. Ano yon? Eto. Like you say, the majority of cases are rape victims. Oh, number one, rape victims. Papayagan natin. Yan yung sinasabi niyang severe cases. And I think that if it can be shown that they were raped and it was not consensual sex and that got them pregnant, then they should have the choice to abort or not. Alinaw. So kung rape, napadunayan niya, hindi consensus, dapat payagan. Ibig sabihin, oo for abortion. Diba? Basta ang case ay rape. Alinaw ha, alinaw. Walang but and yes whatsoever dyan ha. O yung mga magpapalusot.com dyan, alinaw niyan. The other is in... Eto, the other. Sabihin, aside from doon, may isa pa. Ito yun. Perhaps if the
the mother, who's usually quite young, is not capable. Quite young and not capable. Alinaw niya na. Eh, aside from the rape, quite young and not capable. Ang lupit nito. Hindi ko kinaya to. Of mentally has mental deficiencies or mental deficiencies or has mental deficiencies. Sabihin, may tama sa utak. Oh. Medyo, alam mo na. It's just not capable. It's just not capable. Hindi siya capable. Emotionally or mentally capable to take care of a child. Emotionally or mentally? Emotionally or mentally? Na capable. Ano sabi niya? Of a child. Maybe that those are the cases where we can... Yun yung case na sinasabi niya, severe cases. Alinaw, di ba? Yung rape at saka yung mga sinasabing hindi capable na medyo bata pa na... na nabuntis at emotionally at mentally na disturbed o hindi ayos we can say that abortion might be justified. Abortion might be justified. Alinaw ng tayo ni Bongbong Marcos. But still, for me, the bottom line is I when it comes to the subject of abortion, it is a woman's decision. Bottom line, it's the woman's decision. So, bottom line, hahayaan niya yung kababaihan. Tama, mali. Hindi ako nagsabi, wag ko kayo magagalit sa akin. Yung Panginoong kandidato ninyo nagsabi. Because it is her body. Because her body. Yun yung daw. Dahil katawan niya yan, karapatan niya ko anong gagawin niya. Tama, mali. Siya ako nagsabi, hindi ako. Meron din yan, meron din mga unusual cases. Meron din daw, meron. Ibig sabihin, karagdagan. Nare-rape, pero they keep the child. Meron naman daw, nare-rape, pero they keep the child. And they raise them as their own. Again, they must be given that choice. So again, nasa choice nung babae. Ibig sabihin, hindi choice ng government, choice ng babae. In other words, kung siya naging presidente, ia-allow niya. Tama, mali. Siya ho nagsabi, hindi ako. And the women, I think, all the women in my life, always, when we talk about this subject, when we talk about the border state, it's my body. I should decide. Sinasabi niya pa nga, nakakausap pa sa mga babae na lagi sinasabi, it's my body, it's my choice. And I subscribe to that notion, and I think that's correct. But so that we do not go and get... Sabi niya, it's correct. I agree. Tapos. Get stuck in the moral issues of playing God, etc., or when life begins, all of those debates. Hindi daw dapat ng pagdebatehan yan. It's not... Ano na yan? Dapat decision na. That have been happening around the world coming to abortion. To avoid all of that, we can make it very distinct and say rape victims, victims of incest. If the mother's life, health is in danger. Rape, incest, or mother's life is in danger. If they take the pregnancy to full term, maybe that will be another possibility. But beyond that, I don't think we need to do more than that when it comes Senator to abortion. Senator Bongbong, this is totally against the position of the Catholic. Ito ha, nilinaw pa. Sandali. Sandali! Against to sa paniniwala. Ito, sagot niya. Catholic Church. Mm-hmm. Tayo'y 80% or more Catholics in this country. At ang sinasabi ng ating relihiyon ano? Ay... walang conditions, abortion is not allowed. It is killing an innocent human being inside the womb of a mother. What do you say to that argument? Well, I cannot argue theology. All I argue is what the statistics that you have given me. So, pagdating sa theology, labas daw siya. I cannot argue with that. Ang akin, yung statistic na binanggit mo kanina. Yung statistic niyang kaninang binanggit, nadala na kaagad siya. Ang bihirang statistic siya, no?
60,000 people, 60,000 are hospitalized. Is that the figure? Yeah. Because of botched abortions, how many women die? That's more what I'm. And that's a more important consideration to you than, you know, religion. If you're a public administrator, that should be the concern. Is this death rate so high? And we can do in one fell swoop. Maybe we can avoid what? So, sabi ni, ano, ni Boya Bunda, so mas concerned ka doon sa statistics na yon kesa sa religion. Sabi niya, if you're administrator, sabihin, kung ikaw ay administrator, namamahala, o kaya ikaw ay presidente, dapat yun ang concern mo, yung statistics niya, instead of the religion. Mamaya, di-discuss natin na may problema ako dyan. Large percentage of that, we should do it. Kasi maraming mga kwento. Halimbawa, I read a story about a woman na merong dwarfism na hindi kaya manganak. Meron naman isang... Diniin pa ni Boya Bunda. ...doktor na pinaaral yung kanyang nagpaaral sa kanya. She was raped. There are incestuous rapes. So, ang sinasaan... Kasi ang inaalaw dito sa Pilipinas ay yung tinatawag na therapeutic abortion. Na halimbawa, ang mga doktor ay nariyan at between the, if you are choosing between the life of the mother to save the mother, yes. You know, you are allowed to do it. Yun ang aking right. pagkakaunawa. That's right. So, in severe cases, katulad nung sa mga minention ko, you are okay with abortion. Almost certainly, because we... Inulit ha, certainly. Certain, ibig sabihin, sure na sure. Sure ako dai, sure. Sure man ako dai. Ha? Sigurado, sure na sure. We want to save the lives of people. We want to save the lives of women. And that's what, in effect, we will be doing if we allow these critical cases to avail of that therapeutic abortion that you mentioned. Again, as a public administrator and as a public servant, what you are looking to is to avoid all of these tragedies. Every single one of these statistics that you have read is a tragedy in itself. It affects the woman involved. It affects the entire family. Generally, it affects the community. It affects them for the rest of their lives. Senator Bongbong, walang batas dito sa Pilipinas na naglalaman ng iyong mga sinasabi. Sa sinasabi niya na, walang batas dyan eh. President, would you initiate a law that clarifies your position on abortion? Well, if the Congress will pass a law, and that is the will of the people, and people, the majority of the Congress as representing the general populace, if it is their will that we have that, then tapos na usapan. Ano sinasabi? So ganito lang asimble mga kababayan. Ang linaw ho na sinabi, wag na ho nating pagtakpan. Ang linaw na sinasabi, ito problema ko dyan. Ito, may mga nakausap akong tao dyan. May mga nakausap ako na eksperto sa pagdating sa ganyan. Ang problema ho dyan, ito, number one. Okay? Meron naman ho talagang mga rape victims. Totoo yon. Okay? But, that law can be abused. Number one. Yung iba na mga babae, they can use that at sasabihin nila they hindi consensus yung nangyari. So, it was rape and they didn't know. Oh, pwede silang magsamba ng kaso na they were raped pero hindi nila alam kung sino yun. Dahil lang gusto nila magpa-abort. So, pwedeng sabihin nila, palabasin nila, pinasok ako sa bahay, ni-rape ako, tapos iniwan ako. Sino yun? Hindi ko alam. Hindi naman requirement yun na sabihin mo kung sino yun eh. Basta sinabi mong hindi ko ginusto ito. Okay, hindi ko ginusto itong nangyari. Na-rape ako. Yari ka na. Ibig sabihin, pwede mo nang pa-abort yun. Number one. Number two, yung sinasabi niya na incense na kesyo bata tapos emotionally unstable. So definitely, ganito lang ang dating yan. Lahat na magkakamali na bata, at nasabihin nila, na-disgrasya ako eh. Na-disgrasya. Na-disgrasya, pag anong gano'n na, na-disgrasya pa rin. Diba? Na-disgrasya ako. Hindi ko namang ginusto. Na-disgrasya ako and I'm not capable. Diba yung sinabi niya?
emotionally and mentally. So pwede ko nang pa-abort. Oh, yun yung sinabi niya, di ba? Kasi nga, bata pa. Yung mga quote-unquote na nadisgrasya. 16 years old, nadisgrasya, napunta kay pinsan. Tapos nadisgrasya. Ah, pwede nang pa-abort. Tama o mali? Kasi, ano, bata pa ako, emotional pa ako. Hindi ko pa naintindihan yan. Mental, o, sasabi ng nanay. O, emotional, mental, pa-abort. Ah, di ba? So, isipin nyo, ganun ang magiging status ng Pilipinas kung sakasakaling manalo tong presidente. Hahayaan niya, hindi niya ibibito yung sasabihin ng mga congressman. Pag sinabi ng congressman na pagdesisyon na ng Kamara, na pagdesisyon na ng Senado at nagpasa ng tungkol din sa abortion, sabi niya, if that's the will of the people because these congressmen and these senators are represent the people, so aalaw niya. Ako, honestly, I totally disagree. Pangalawa ang point ko. Sinabi niya, di ba, bilang administrator, diniin pa ni Boy Abunda, eh paano na yung religion? So you would choose, bilang administrator daw, dapat mas piliin kung ano yung nasa statistic instead of the religion. Alam mo, it's the same thing na nangyari sa Amerika noon. Na sa statistic, ganito, religion, ganito, kaya eventually, unti-unti nang nawala sa usapan nila ang God. Tinanggal sa eskwelahan ang God. Mentioning God in the school, tinanggal unti-unti. What happened to America? Honestly, nagkakaroon ng shootout? O yung tinatawag, ewan ko nung eksaktong term na ginagamit doon? Nagkakaroon ng violence? May pumapasok na mga may topak? Magbabaril sa eskwelahan? Kasi nga tinanggal natin yung issue ng God eh. Kasi isipin natin, statistic, importante. Wala na sa eksena ang God. If yan ang gusto ninyo, vote for Bongbong Marcos. If you want na ang presidente would rather think of statistic than the belief kay God, iboto nyo si Bongbong Marcos. Walang problema. Okay? But we have a choice. I will present to you a different perspective from a different candidate. Ito ho ah. Panoorin nyo ito. Dito, nagulat ako. Abortion. Specifically, rape-related abortion. Sabi ng pinsan, Philippine Safe Abortion. Inulit niya. Same question. Yung pinsan, yung Philippine Abortion. Oh, ayan. Inulit niya. Advocacy Network at in Gender Rights Incorporated. Isang Filipina woman and girl is raped every 75 minutes. About 1 in every 8 Filipino women who resorts to abortion is a rape survivor. Inuulit niya yung tanong, yung dinidiin niya na napaniwala ka kadyong isa. Oh, ito. 20 women induce abortion every hour. Complications from unsafe abortion is one of the 5 leading causes of maternal death and the leading cause of hospitalization in the Philippines. 2012 alone, 610,000 Filipino women induced abortion. Over 100,000 women were hospitalized and 1,000 women died due to unsafe abortion complications. Dahil wala na tayong access to safe abortion in the country, at least, Mayor Isko, 3 women die every day from unsafe abortion complications. You're applying to be president of this country. Sa iyong palagay, panahon na to enact a law on abortion that would allow pregnant rape victims the choice of legal and safe abortion? No. Life is life to me. Oh. Ang layo. Walang paligoy-ligoy. No. No. Palakpakan. May pag-asang bayan. Sabi ko sa inyo, God first. Alam mo, sorry ah, pero dito, parang nasolve ako. Walang kaamok-amok. No. Ano yung unang sagot to isa? Ah,
Panoorin nyo na lang. I-rewind nyo ulit. Ano ang sagot nito? No. Ano sabi ni Boy Abunda? Payag na kagad siya dun sa no? Ah, wala nang follow-up question? Same thing that I applied to criminals. Due process of law will be observed. Equal opportunity, equal chance. And, you know, the same thing, when I value those lives are suspected criminals, yung karapatang pantao nila na maipaliwanag ang sarili, the same manner applied to any life. I don't like taking life. So, ayoko ng abortion. Ayoko ng abortion! Ganun kasimple yun. Again, they're talking about the same kind of abortion. Rape victims. But I am pro-choice in terms of other things like yung kung ano yung mga accessible na pwedeng ibigay ng Estado para sa family planning. Walang problema doon sa mga family planning, pero pag buhay na, hindi na. When there is life already, nobody should take it away. Alinaw, if there's life already, nobody can take it away. Kasi ipinagkaloob ng Diyos yun. Oh, that's my personal opinion. Alam mo, dito ako natuwa. Kasi naiintindihan niya. Alam mo, sometimes, merong mga hindi tayo maipaliwanag sa buhay. Totoo yan. Like, if there's a good God, why some people are raped? Sometimes we cannot explain that. Maraming mga bagay hindi tayo maipaliwanag. Pero, there is already a life. May buhay na yan. Ibig sabihin yan, we must not kill that life. Ang linaw. Pinagkaloob ng Diyos, pero the situation is, ginahasa ang batang ito, ang babaeng ito, nagbubuntis ng isang bata na unwanted. Does that still fall into your reasoning? Yeah. Alinaw nito, diniin niya pa, hindi siya pumayag. Sandali. Oo nga, pinagkaloob ng Diyos. Kahit na rape, di ba? Pero, sandali. Na-rape ito eh. Kawawa ito eh. Oh, di ba? Dinidiin ni Boy Abunda. Yan ay bawal? Dahil yung bata na yun na sinapupunan ng nanay, walang kakayanan. Ipagtanggol lang sarili niya. Yo! Palakpakan! Let me reward it. Yung bata, walang kinalaman. Walang kinalaman kung anong nangyari. As long as there is life. Alam niyo ibig sabihin ng there is life? Biblical perspective. Paano nagkakaroon ng buhay ang isang tao? Walaan ninyo. Nasa Biblia ho yan. Pag ang hinga ng Panginoon, ihininga niya doon. May buhay na yon. Ibig sabihin, ang taong nabubuhay ay huminga ang Panginoon. Inilabas doon. Kaya huminga yung bata. And nobody can take that. Yun ang sinasabi dito ni Isko. Buhay na yun eh. Life na yun eh. Pero mayroon kong choice ng nanay. No, hindi lang yun para sa kanya. Buhay din yun nasa tiyan niya. Ang linaw nito, diniin niya. Sandali! Eh yung nanay ang may karapatan. Na-rape siya! Karapatan ng nanay yun. Pero sabi, sandali, may karapatan din yung bata na hindi niya kayang ipagtanggol. That's why the state has to defend that child. Ang galing, sabi ko. Nasolve ako doon. Kasi tama naman eh. Tama naman yung pinupunto ni Boy Abunde. May karapatan yung nanay. Kasi siya yung na-rape eh. May karapatan siya. Pero ang problema, pinupunto ni Isko, oo nga, may karapatan yung nanay, pero may karapatan din yung bata na hindi kaya niyang i-defend. So the state should defend him. There is a life inside the womb. Life is life. Only God can take it away. Paano not human being. Dadagdagan ko pa ito ng certain point. Ito ha. Pakinggan nyo ito ha. Hindi tumitigil si Boy Abunda i-push. Hindi.
Hindi, tama naman. Kasi as an interviewer, dapat ganun. Talagang ipinupush niya. Hindi, ito yun eh. Ito yun eh. O, ito, pakinggan nyo. Tatay ang nakabuntis sa anak. O di kaya there was a story about a doctor na nabuntis ng nagpaaral sa kanya, ang kanyang guardian. Kahit sa mga pagkakataong ganito, hindi maganda ang social status, hindi maganda ang social impression, for whatever impression o ano man ang sasabihin ng ibang tao. It may had a bad effect sa society, sa katatayuan ng ina o ng bata. But life is life. Bawat buhay mahalaga. Ang buhay ng mahirap, buhay ng middle class, buhay ng mayaman, pare-pareho ang mahalaga. The same manner, yung walang kamalay-malay na bata sa sinapupunan ng ina, paano man siya na-conceive? In a bad way or in a good way? Life is life. Grabe, alam mo? Kasi alam mo, ito eh. Si Boy Abunda, convincing. Honestly, kung weak ka... Sorry, pero kung totoo, kung mahina kang nilalang at mahina yung lohika mo at kung mahina yung emosyon mo, you would be convinced by Boy Abunda kasi magaling siya eh. Pero dito ako nabilib kay Isko. Walang biro, nabilib ako. Nanindigan siya dun sa paniniwala niya. Mayor, paano naman yung karapatan ng merong malay na ina ayaw niyang magkaanak? Tama naman yon. Pero di ba, yun yung buhay natin. Hindi ko ginusto maging basurero. Hindi ko ginusto kumain ng tira ng tao. But yun ang pinagkaloob sa akin ng tadhana. Ipinilit kong magsigasig. Ipinilit kong ibangon ang sarili ko. Pinilit kong pagbutihin ang sarili ko nang makilala ko ng lipunan, ng maayos na tao. Meron akong kalungkutan sa buhay ng mga nagdaan. Pero hindi ako pwede mamuhay na lamang sa mga nagdaan para sa akin kinabukas. Life must go on. We must face these challenges. We must. And that's where the church, the state, the family come in. Mayor. Grabe, ang bigat nun. Alam mo kasi kung bakit mabigat yung ganong statement. Kasi tama naman eh. May choice yung nanay. Ako ang bubuhay dyan eh. Oh, ako, ikaw ba? Yung gobyerno ba? Hindi, di ba? Pwedeng ganun ang argument mo eh. Yung gobyerno ba ang magbubuhay dyan sa bata? Ako yan eh. Eh, na-rape ako, hindi ko ginusto. Kaya ka nga na-rape, di mo ginusto. Tapos, mahihirapan ako. Pero ang sinasabi ni Isko, hindi lang naman ikaw nahihirapan eh. Marami pang ibang nahihirapan, pero nabuhay na maayos. Di ba? Hindi pwedeng maging dahilan dahil hindi mo ginusto at hindi mo kaya, ganun na, papatayin mo na. Kaya nga sinasabi niya, ito lang kasimple. Simple. Hindi mo ginusto yan, nadisgrasya yan, pero wag mong sabihin hindi mo kaya kasi kinaya ko. Yun yung sinasabi ni Isko. Marami sa atin, ang pangit ang kinalakihang pamilya. Aminin na natin, wala ho sa atin ang namili ng pamilya. Wala hong pinanganak sa atin at pinili natin. Ah, ito gusto kong tatay, ito gusto kong nanay. Wala. Pinanganak tayo, no choice tayo kung sino yung nanay tatay natin. Meron, mahirap, meron, mayaman. Pero hindi dapat maging rason yun para patayin na yung bata. Kasi yung kalagayan ng nanay na na-rape, eh hirap sa buhay. Hindi ho rason yun. Kayanin mo, para dun sa bata, yun ang sinasabi ni Isko. But support. That's a different story. Yeah. Oo. I'm just saying that naghirap, nung ako'y naghirap, we made certain choices. Yeah. But in a situation where, halimbawa, ang tatay ng iyong ipinagbubuntis, Iniba, kita mo ha? Ay ang sarili mong ama. Napakasaklap. At hindi mo maatim na magkaroon ng anak sa iyong ama. Wala ka bang choice bilang babae, bilang tao? Tito Boy, masaklap yun. Naawa ko sa ganung sitwasyon. Grabe ah. Ito eh, kita mo eh. Iniintindi niya. Pero, hindi ako Diyos para kumuha ng buhay ng tao. This really made me respect this person. Ha? Alam mo kung bakit? Remove God, wala tayong pag-uusapan. Honestly, that's the truth. Remove God in the eksena, dun sa scene, wala tayong pinag-uusapan. Pero this man understand that there is a God who gives life.
to human beings, to this child o sino man yun. Yun yung sabi kong hindi mag-gets nung iba, lalo na nung unang-una. Yes, yung mother na rape, pero hindi niya maintindihan na it was allowed at nabigyan ng buhay yung bata because God was there. Naandun siya, naandun. Doon sa scene. Kaya ang sabi ko sa inyo, remove God dito sa usapan na ito. Tapos ang usapan, i-abort na yan. Kaya lang naiintindihan ni Isko na merong Diyos na nagbigay ng buhay doon sa tiyan ng nanay. Doon sabi ko, doon ako humanga. Nagbigay ng buhay, Diyos lamang ang pwedeng kumuha nito. But and this is so hard. Ang hirap tumayo para sa ganitong klaseng pananaw, ha? Aware, Mayor, that there's such a thing as therapeutic abortion dito sa Pilipinas. Has nothing to do. If there is therapeutic abortion that are existing, then let's have a therapeutic way of dealing and helping the mother with the unwanted children. Mm-hmm. Oh, di ba? Mayroon namang isang way. There is always two sides of the coin. It's hard, Tito Boy. Don't get me wrong. Mahirap na katatayuan yun ng isang ina na nangyari sa kanya yung ganoon. Pero, we must go on. We must fight. We must help as a state. Yun ang maano dun eh. Hindi naman pababayaan eh. Kaya nga, the state has to do its responsibility na tulungan yung nanay. Yun yung sinasabi ni Isko. Naiintindihan niya eh. Yung nangyari dun sa nanay. Pero, may buhay na yan kaya hindi na pwedeng patayin yan. Tulungan na lang ng estado. Yun ang sinasabi ni Isko. And as a family. Okay. Ang sinasabi ko lamang sa therapeutic abortion ay isang pagkakataon kung saan pinipili ang buhay ng ina. I think medically, hindi rin ako sigurado dito, in a situation where endangered ang buhay ng ina. That I don't know. I think that's medical, no? That's, But ayan, no? At least inamin ni Isko na hindi niya alam yung part na yun. Medical yan eh. Doktor ang magsasabi dyan kung sino yung dapat buhayin. Kasi this is sinasabi ni Boya Bunda na pipili between the mother or the child. May ganung sitwasyon. Pag binuhay yung child, mamamatay yung nanay. Pag binuhay yung nanay, mamamatay yung anak niya. Diba? So sabi niya, hindi niya alam. Doktor na magsasabi niyan. Hindi siya. But this is a matter of rule, as a matter of principle, life is life. Every life must be saved. Ito'y may kinalaman sa iyong religion. May kinalaman sa iyong faith. Takot ako kay Jesus. Oh. Ayun! Amiris ko, abortion. Alam mo, yun lang eh. Sabi niya, meron ba kinaugnayan to sa religion mo? Meron ba itong kinaugnayan? Ang sagot niya, takot ako kay Jesus. Ay, grabe, palakpakan. Alam mo, because of this, let me say this to you. People, God first na ako. Magalit na kayo sa akin, pero doon ako sa kandidato na uunahin ang paniniwala sa Diyos more than anything else. God bless you and see you again sa susunod nating video.